Ang ating kwento ay mula sa Story Weaver. Ito ay isinulat ni Maya Fowler at iginuhit ni Katrine Coetzer. Simulan na natin. Makinig kayong mabuti, mga classmates. Ang nawawalang bahay ni Pagong. Isang araw, naglalakad si Pagong sa damuhan. Tumingin siya sa malayo at parang may hinahanap. Pagong, may hinahanap ka ba? Tanong ng kaibigan niyang suso. Oo, hinahanap ko ang bahay ko. Nakita mo ba ito? Hindi eh, pero tutulungan kitang maghanap. Umakyat si suso sa likod ni Pagong. Nagpatuloy sa paglalakad si Pagong kasama si suso. Naghanap sila ng naghanap, pero hindi nila makita ang bahay. Naku, paano na yan? Paano na anong mangyayari kay Pagong kapag hindi niya nakita ang kanyang bahay? Buti na lang, meron siyang kaibigang si suso upang tumulong sa kanya maghanap ng kanyang bahay. Magpatuloy na tayo. Pagong, may hinahanap ka ba? Tanong ng kaibigan niyang ipon. Wow, mayroon pa pala siyang isang kaibigan. Oo, hinahanap ko ang bahay ko. Nakita mo ba ito? Hindi eh, pero tutulungan kitang maghanap. Kinampay ni ibon ang pakpak niya at lumipad. Buti na lang talaga, may mga kaibigan si Pagong na matulungin. Dahil kung wala, sa tingin nyo, mahahanap kaya niya ang kanyang bahay? Masyado kang mabilis! Sigaw ni Pagong. Sige, dadapon na lang ako sa likod mo. Nagpatuloy sa paglalakad si Pagong kasama sina suso at ibon. Naghanap sila ng naghanap, pero hindi nila makita ang bahay. Hala! Sa tingin nyo, mga classmates, nasaan kaya ang bahay ni Pagong? Bakit kaya hindi niya ito makita? Sige, magbabasa ako sa comment section. Sabihin ninyo, sa tingin ninyo, nasaan kaya ang bahay ni Pagong? Ayan. Mag-comment lang kayo mga classmate dahil binabasa kong lahat ng comments ninyo upang malaman natin kung may idea ba kayo kung nasaan ang bahay ni Pagong. Sabi ni Reinhard John P. Abasolo sa Swan. Tama pa kaya? Sabi naman ni John Bert P. Villanueva sa Bundok raw. Sa tingin nyo, mga classmates, nasa bundok ba ang bahay ni Pagong? Magpatuloy na tayo sa ating kwento. Pagong, may hinahanap pa? Tanong ng kaibigan niyang Ladybug. May kaibigan pa pala siya. So hindi pa dito nagtatapos ang kanilang paghahanap. Oo, hinahanap ko ang bahay ko. Nakita mo ba ito? Hindi eh, pero tutulungan kitang maghanap. Umakyat si Ladybug sa likod ni Pagong. Nagpatuloy sa paglalakad si Pagong kasama sina suso, ibon at Ladybug. Naghanap sila ng naghanap, pero hindi nila makita ang bahay. Bakit hindi nila pa rin makita ang bahay? Naku, kawawang Pagong. Nagsimulang umihip ang hangin. Pagong, may hinahanap ka ba? Tanong ng kaibigan niyang daga. Oo, hinahanap ko ang bahay ko. Nakita mo ba ito? Hindi eh, pero tutulungan kitang maghanap. Umakyat si daga sa likod ni Pagong. Nagpatuloy sa paglalakad si Pagong kasama sina suso, ibon, ladybug, daga. Naghanap sila ng naghanap, pero hindi pa rin nila makita ang bahay. Inihip ng hangin ang mga dahon. Palakas ng palakas ang ihip ng hangin at ang langit ay makulimlim. Naku, paano na to? Paano kapag umulan ng malakas?
bukas. Saan si sinong si Pagong? Nawawala pa rin ang kanyang bahay at hindi niya alam kung nasaan ito. Mga classmates, tulungan natin siyang hanapin ang kanyang bahay. Nasaan na ang bahay ko? Malungkot na tanong ni Pagong. Kumulog, kumidlat, at nagsimulang umulan. Nasaan na ang bahay ni Pagong? Malungkot na tanong ni Nasuso, Ibon, Ladybug, at Taga. Nilipad ng hangin si Nasuso, Ibon, Ladybug, Taga. Wah! Napasigaw sa takot si Pagong sabay tago nito sa bahay niya. Oh! Nakita ko na ang bahay ko! Oh! Nakita mo na ang bahay mo! At dyan, nagtatapos ang ating kwentong Ang Nawawalang Bahay ni Pagong.